So ngayon, itong si Sara Duterte, naging parang digong na siya. Naalala niyo yung 2016, tumatakbo siya. Wala siyang pakialam kung manalo man. Manalo man siya kung anong lamang niya. Or matalo man siya. Kung anong laman ng bibig niya. Sasabihin niya, bahala na kayo mga Pilipino. Ang attitude ngayon ni Sara Duterte is, ito ako ngayon, take it or leave it. At nakakatakot yan. Kasi, I think, Sara is now over sa phase ng normal sa isang politiko na makipag-compromise sa mga kawatan. So, nakita na natin ngayon na parang pinuputol niya na ang kanyang ang mga connection niya ngayon sa mga Marcoses, kasi nga pati nga si Senator Amy Marcos, na damay pa diyan nakapagsalita tuloy yung anak ni Senator Amy Marcos na si si Governor Matthew Manotok. So makikita mo, wala na siyang pakialam. Bahala na kayo diyan, Pilipino, bahala na kayo diyan, Solid North, bahala na kayo diyan, wala akong pakialam kung iboto, kung iboboto niyo siya or hindi, kung magiging presidente siya o hindi, wala na siyang pakialam. So ngayon, napaka-dangerous na ngayon ni Sara para sa mga ito. Kasi pag ganyan, halimbawa si Binay, kita mo si Binay hindi naman gaano lumaban noon, di ba? Naalala nyo ba yung mga banateros? Hindi siya lumalaban talaga noon ng head-on collision eh. Kasi nga may ambisyon pa si Binay na maging presidente. Gusto talaga niya maging presidente. Eto si Sara, kung sa ayaw sa gusto nyo na maging presidente siya, gagawin niya ito. Dahil sa panahon ngayon, alam mo, kumbaga sa isang political strategy, you have to protect your base. Ito yung base mo, lahat na nagsabi, binudol kami Sara, at ikaw ang naging dahilan kung bakit namin binoto yung nagbubudol na yan. Itong mga Duterte particular, mga master tactician. Amantakin mo, isang tao lang, salita lang ng isang tao, pero lahat sila, nakita ninyo na medyo nabaliw. Ano? Kung meron talagang nabaliw dito at mukhang tinotopak, itong mga sumasagot ngayon na hindi naman kasali sa usapan. Malinaw naman doon sa press conference ni Inday Sara na kwento lang niya yung mga nangyari noong siya ay nililigawan pa lang nitong mga ito. Hindi naman actually involved, hindi naman sila involved doon sa kwento, pero makita natin na yung involved sa kwento na si Amy Marcos at saka si Bongbong Marcos ni hindi nagsasalita. So dito inexpose ni Inday Sara yung mga masasabi nating tagapagtanggol. Maganda doon sa statement ni Inday Sara kanina yung hindi na pagpatol doon sa mga anak. Kasi yun ang sign na ito si Inday Sara ay nasa matinong pag-iisip. Kasi hindi na niya pinatulan itong dalawang anak. Kasi nga naman, sabi nga niya, kapag anak ka, yun yung kumbaga normal lang para sa iyo. Yes, normal na reaction lang para sa isang anak yun. Kaya nga doon mo makikita kasi ang pinaiikot ngayon na propaganda nitong mga tolongges na ito, si Inday Sara wala na sa kanyang pag-iisip. Sa nakikita ko, Ma'am Sas and Banateros, ha, yung ginawa ni Inday Sara, yung ginawa ni Inday Sara na yun, na hindi pagpatol doon sa statement ni Sandro at ni Matthew na medyo emotional, it's a sign na she's still in her right mind, ano? Yes, Misas. Well, yan naman kasing mga ano na wala na siya sa sarili. Wala na bang alam mo ang ibig sabihin noon? Nasa utak ng mga politiko 'yan. Tigilan, wala ka na sa sarili, Sara, dahil hindi na ito normal lang ginagawa ng politiko, na dapat ang politiko ay marunong makisama sa kawatan. Huwag na siya pakialam. Nakigets niyo, wala na siyang pakialam sa inyo, wala na siya sa pakialam sa laro ninyo. She will not play your game. She will actually not play by your rules, no? Kasi nakita na natin to noon pa kung paano nila pinababagsak ang isang
may potential na maging presidente, and usually that is the vice president. And especially na ito si Sara, elected by a overwhelming majority during the 2022 elections. So ito mga sinasabi sa kanya na wala ka na sa sarili, wala ka na sa ganyan, wala ka na sa vision, nagme-meltdown, brat, or whatever. Itong mga name-calling na to, ito kasi is gusto nila ito yung tumatak sa mga tao eh. Na pag naisip nila si Sara Duterte ay meltdown. Alam nyo ba na magkaroon lang ng hearing na wala namang direksyon, wala namang batas na nagagawa, ay napakagastos. Nauubos na po, kaya nga tama yung sinasabi ni Ma'am Sas na dapat na tayo mag-meltdown dahil nauubos na ang pera ng taong bayan. Ito nga ang tanong, pangalawang tanong dito, Ma'am Sas, is ano masasabi ninyo dito sa hamon na ni VP Sara Duterte na magpa-drug test itong mga young goons? Sa tingin mo ba kakasa ito mga ito o ibabaliwalain nila, at kung binaliwala nila, anong ibig sabi, anong ibig sabihin yan? May bago na. Meron na. Oh. Just a few minutes ago, Byron, oh. Si ano corn, ano pangalan niya, Kangkong, ano to? Kongkun. Kongkun. Sabi ni Kongkun, papayag daw sila na magpa-drug test kung mag-o-oath-taking daw si Sara sa kanilang investigation on the misuse. Oh. Siyempre, kaya nga dyan mo talaga makikita, dyan mo makikita na talagang magaling si Inday Sara, kasi nga nabait niya itong mga congressman, pati itong mga sumasaw-saw sa issue at nagpapasikat. Nabait niya in a sense na akala nila siguro na kung si Inday Sara kanilang hamunin, hindi papatol katulad nila, patulera na si Inday Sara ngayon. Akala nila siguro yung Inday Sara ngayon yung katulad nung Inday Sara noon, na hindi makikipag head-on collision sa kanila. Gulat na gulat sila dahil tinanggap ni Inday Sara yung hamon nila, plus humihiling pa si pati drug test. Sabi ni Inday Sara, kukunin niya yung test na yun. So dalawang test sa akin, isa sa inyo. Tingnan natin kung anong isasagot ninyo. Kita ninyo, sumagot sila kagad, tapos may condition pa. So, akala ko ba matatapang kayo na pinaparatangan nyo si Inday Sara na wala na sa tamang pag-iisip? Hindi nila alam na si Inday Sara dalawang beses na pala nag-take ng psych test. So, alam niya na kung anong klaseng test 'yon, and hindi siya takot dahil unang-una sa lahat, ikaw naman alam mo sa sarili mo kung may tama ka o hindi. 'Di ba? Kung korte 'yan, sa tingin ko naman aapir ho si VP Sara Duterte, pero yung alam naman natin, yung ginagawa niyo sa kamera ay isa na lang moro-moro, isa na lang political move ninyo para gipitin lang po si VP Sara. Si Inday Sara kasi kanina sinagot din niya yung statement ni Boyeng Rimulya patungkol sa yung state of mind niya, at sinabi nga ni Inday Sara, pagdasal natin ang Pilipinas dahil meron tayong DOJ secretary na walang alam. Anong masasabi niyo doon? Kita mo ha, sinabi ko nga sa inyo, wala nang pakialam si Inday Sara na maging presidente. Kung ikaw ba, politiko, aawayin mo mga Rimulyas? Tama. Hindi. Bakit? Bakit? Cavite is a vote-rich, one of the vote-rich provinces. Mm-hmm. Number one ata yung Cavite or number two. Mm-hmm. Habang Pilipinas ha. Mm-hmm. Kaya nga lahat ng politiko, sinindikitan niya mga Rimulyas. Sumisip-sipim sa mga Rimulya kasi vote rich ang Cavite. Tapos ngayon, nakikipag head-on collision na siya sa lahat. Hindi ba? Di ba sabi nila may solid north? Malaking boto yan. Malaking voting base yan. Nakipag head-on siya ngayon kay Rimulya. Ano yan? Vote rich. Kaya wala siya pakialam na ngayon si Sara. Kaya nga sabi ni Sara, di ba? After watching this video, mag-comment lang. Dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Ano, she has nothing to lose. And that is very dangerous for a lot of politicians.
na meron kang isang vice president na handang makipagbardagulan sa inyo at wala siyang pakialam kung maging presidente siya o hindi. Saan kayo lulugar doon? Mauubos, alam niyo, mauubos niyo lang yung pera ninyo at pera ng taong bayan sa kakaaway kay Sara. At yun naman talaga ang nangyayari. Takam-taka talaga ako, bakit itong mga congressman na ito, considering na ang maging kaalyado mo ang Duterte is ano na kagad yun eh. Parang masasabi natin na napakalaki na kagad yung chance mo sa masa eh. Bakit nila binabanatan si Inday Sara aside from ano na sila? Sila yung mga designated na mga tigapagtanggol at mga asong kaul na kahol para sirain ito mga Duterte. Bakit? Alam mo boss Dada, ano, Coach Oli, saka Byron. Ba? Yan ay nakakapagtaka. Ang mga nakakapagtaka, labas kayo na labas ng survey, nakaunti na lang ang pro-Duterte. Oo nga eh. Na maliit na pass rating ni Sara. Pero siya lang, siya yung binabanatan, yun ang binabanatan. It doesn't make any sense. Bakit yung babanat-banatan yung isa na wala na palang supporters? Tama. Hindi ba? Sasabihin nyo sa amin na ito'y para sa Pilipinas. Tigilin nyo nga kami, no? Puro kayo magnanakaw dyan sa Kongreso. No? Lalo na yung young ones. Naku, tigilan nyo ako. Lahat kayo dyan ay contractor. Hindi ba? So bakit nyo pinababagsak si Sara Duterte at the same time, sinasabi nyo, wala lang siyang supporters. It doesn't make any sense. Either, na mali na binayaran niya yung survey para pagmukain ng ganon. Actually, yun lang naman talaga explanation doon. Binayaran niyo lang yung survey. At ang masako doon, kung naniwala kay sarili yung survey, yes. Ang pinuno ba ng Young Guns si Zaldico? Nabanggit mo kasi contractor eh. De, nagtatanong lang naman ako. Marami silang contractor doon. Si Adyong. Contractor yan. Sige nga, pakiisa-isa mo, misas. Anyway, nasa China lahat ka naman. Pero misas, basundan ko yung sinabi ni Boss Dada. Eko malapit lang talaga ako dito, no? Eh baka sinabi ko na, Uncle C, bigyan nyo nga sa akin yung mga listahan ng mga mga ano dito. Nag-aangkat dito ng pong construction. Ay, grabe. Yung pinakamadali, mabibig. Yung sinabi ni Boss Dada kanina patungkol doon sa karamihan ng dumadalis sa mga Duterte at kay BP Sara ay yung tumatakbong sa lokal, yung sa national hindi. So anong take mo dito, saan lalagay ngayon si Senator Amy? Kasi siya yung nasa national at sinabi na naiinis siya kay BBM tsaka dito kay BP Sara. Ang sabi ni BP Sara, huwag kayo sa akin mainis. Mainis kayo kay Martin tsaka kay Lisa. Bakit naman mainis kay Sara? Eh hindi naman si Sara ang edbo. Ah, hindi naman si Sara yung pag-upo. Hindi pa umiinit ang upuan mo bilang House Speaker. Eh tumatanggap ka na ng bribery at sinuhulan para magpede lang influence. Hindi ba? Or nag-utos ka sa isa para kidnap eh. For personal favor, para kidnap, para kunin yung mga anak ng kaibigan mo sa Turkey. Hindi ba? Bakit sa kanya maiinis? Yun ang nakakaano. Itong sasabihin ko sa pamilyang Marcos Romualdez, hindi po si Sara Duterte ang dahilan kung bakit ngayon ang pangalan niyo uli ay hindi na mariridim. Simple! Hindi ba binigyan na nga kayo ni Digong ng second chance eh? Pinalibing na yung tatay ninyo. O, nagkahuna-huna ang mga Pilipino. Ay, hindi naman pala ganyan mga Marcoses. Tapos nakaupo na kayo sa pwesto, natunayan nyo lang yung tinuturo sa amin nung elementary at high school. Hindi, pero alam mo, to si VP Sara, marami siyang ginawang vloggers na fake news. Kasi yun ang bintang kay VP Sara before eh. Wala ka namang kayang sagutin kung hindi no comment, puro ka lang statement, ayaw kang magpa-interview. Ngayon, natingnan mo, si BP Sara hindi nagtago sa palda ng kanyang tatay o ng kanyang mga anak. Hindi katulad ng iba, hindi makasagot. Hindi makasagot ng diretso. Ang pinapatahol, yung mga kaalyadong politiko, anak, kasi wala eh. Simple-simpleng ano nga lang eh, kasimple-simpleng I was deceived na sinagot niya. Kita mo naman kung gaano karami hambalos yung inabot nila kay Inday Sara. So if kung ako sila,
Less talk, less mistake. Pero sumasagot naman kasi Boss Dada yung mga kaalyado. So ang dating nun, nagmumukhang under o weak itong mga ito. Diba? Weak naman talaga. Sinabi na yan ni PRRD noong 2021 pa lang, diba? So tayo naman, alam naman natin na weak talaga ewan ko sa kanya, bahala siya sa buhay niya. Kung ako lang siya, may expose sila dahil unang-una sa lahat, napakaraming nalalaman ni Inday Sara tungkol sa kanila. Tsaka may utang na loob sila Kaya nga lakas ng loob ni Inday Sara na banatan sila kasi wala namang utang si Inday sa kanila Wala namang pananagutan si Inday sa kanila Sila ang may utang sa mga Duterte. Get notified for latest news. Mahal kong bayan.